Hi. Hi guys. Pasensya na, di ako napag-ahit. Kasi mahaba yung biyahe. Anyway, papasok na tayo ng Bicol. Papasok na tayo ng Camnorte. And tahakin natin from Camnorte going to Nabwa. Lagpasan natin. Guys, di natin dadaanan yung Naga City. Ang Iriga City. Ang Pili. So, usually, yun yung mga lugar na madalas maka-encounter ng mga traffic. So, try natin yung bagong daanan na sinuggest nung isa sa mga nag-comment sa mga huli kong video. And then, tingnan natin kung possible ba siya, kung pwede ba siya sa gabi, kung maayos ba yung kanyang mga kalsada. So, from Camnorte, dadaan tayo, papasok tayo ng San Fernando. And then, labas natin Nabwa. Let's go! Manila to Bicol 4.0. Bye! Ay! Tara! Biyahe tayo. Finally, andito na tayo sa Bicolandia. Oh, wow. Hi nga pala kay Ate Maymay Talatala Giri. Kung sakaling mapadaan, baka kawayaking tawagan. Siya ay taga Camnorte. San Jose, Panganiban, Camnorte. So, andito na po tayo sa unang probinsya ng Bicol, which is Camnorte. Kung mapapansin nyo, may magkahiwalay na daan. At yung papuntang left ay Dait, at dito tayo sa right side kung saan ito ay tuloy-tuloy na biyahe na tinatawag na Quirino Highway. Minsan ang Quirino Highway ay tinatawag din na Rolando Andaya Highway. O minsan, Camsur to Quezon Road. Wah, Quezon Road? Bakit Quezon Road? Bicol na to. Eh, kasi po may isa pang bayan dyan na madadaanan tayo ng bay na sakop pa rin ng Quezon Province. Mamaya madadaanan natin yung Tagkawayan, Quezon. Ito pong Quirino Highway o Rolando Andaya Highway ay tatahakin natin. Kung normal speed po ang daan natin dito, aabutin po tayo ng mga 2 oras na tuloy-tuloy na biyahe. Okay lang po yun kasi malapad naman po itong daan na to. 2 lanes sa isang sa kabilang side, 2 lanes din sa kabilang side. So hindi kayo maaaberya kung merong truck na mabagal sa likuran nyo. Maari nyo magamit yung kabila. So ito na po tayo sa Quezon ulit. Bayan ng Tagkawayan. So yun. Eh yun ay Quezon Province pa din, no? At ang susunod na bayan po after nitong Tagkawayan, Quezon ay Del Gallego, no? Ang Del Gallego ay sakop na ng Camsur. So Del Gallego, Sipukot, Libmanan, Pamplona, yun po yung magkakasunod-sunod. At so dito po sa Tagkawayan, meron diyang ginagawa ito, yung bypass. Patiretso yan ng Labo. Yun, Labo. Camnorte naman. So yan ay shortcut papuntang Camnorte din. So tuloy-tuloy po tayo. At susunod po ay Ragay. So yan, mapapansin nyo po yung highway ay malapad. So, smooth din yung biyahe natin dito sa kahabaan ng Quirino Highway o Rolando Andaya Highway. So, yan. Tuloy-tuloy po. So, kahit kung hataw po ang driving nyo, maaari nyo itong matapos ng
1 hour and 30 minutes. Pero kung chillax lang yung driving nyo, yung saktong mga 60-70, mga 2 hours. 2 hours po ang haba nitong Quirino Highway o sinasabing Rolando Andaya Highway. So alam nyo na kung bakit ito minsan tinatawag na Camsur to Quezon. Kasi nga may isa pang bayan na ng Quezon na nadaanan natin. Ayan po yung Ragay Bus Terminal. So dadaan tayo dyan. Yun yung mga papuntang Manila na bus terminal na makikita natin sa bayan ng Ragay. Tapos sa una-unahan ang susunod na bayan ay Sipukot. So part pa din ng ng Quirino Highway ay Sipukot. Kung nakita nyo kanina may toyo, yan, yun yung palatanda na nasa Sipukot na tayo. Toyo, simbolo ng babae pa. Hindi na. Masarap lang na sa usapan. Anyway, so andito na tayo guys sa end ng Quirino. So turn right kayo dyan guys, kasi yung pa-turn left yun yung papuntang Dait kung galing kayong Bicol. So since galing tayo Maynila, turn right tayo kasi yun ang diretso to ng papuntang Naga City, papunta ng Albay. By the way guys, nga pala, so yung dadaanan natin mamaya na San Fernando is optional lang yun na road, no? Na maaari yung daanan kung gusto nyo ng ibang ruta. And sabi nila, it is 10 to 20 minutes faster kung iiwasan nyo yung Naga City. So, ang susunod ay, ito na. Dito na tayo sa Libmanan Town. Alright. So, andito na tayo sa Libmanan. So, sa Libmanan, dito po matatagpuan ang napakagandang Encanto Waterfalls na pag-aari po ng aking gwapong kaibigan na si Jasper Liao. Shout out nga po pala kay Jasper Liao. So, siya po ay mayroong resort dito. Visit nyo po ang resort. Matutuwa po kayo. At may ginawa ako actually na video about Encanto Waterfalls. So, kung mapapanood nyo, panoodin nyo rin po. At yun na. So, hindi lang po yung mga biyahe ko ang panoorin nyo. Panoorin nyo din po yung mga music videos ko. Kumakanta rin po ako. Just so you know. O yan, nasa bayan na tayo ng Libmanan. So, kain muna tayo ng pinya along Pamplona Highway. Itong pinya po na ito ay ang pinakamasarap na pinya sa buong mundo. Kasi ito po ay nanggaling sa Camnorte, Formosa. Ayun, tuloy na ulit tayo. At so, sa bandang unahan po ay malapit na po yung San Fernando Road, San Fernando Highway, no? Makikita po natin yung may mga palatandaan dyan. So tuloy-tuloy pa rin to papuntang Albay, no? So ulitin ko po, hindi po natin dito sa video na to din natin dadaanan yung Naga City, yung Pili, yung Baaw, at mag-iiba tayo ng ruta. So, alternate route lang po ito. Hindi po ito yung main road. So, aalamin natin. Kasi nga, ito ay request ng isa sa ating mga nanonood at nag-subscribe sa atin nung nakaraan. Okay. So, sa una-unahan nito, ng Pamplona, meron kayo makikita sa left side nyo na Shell. Yun ay palatandaan na malapit na kayo sa San Fernando Highway. Ayan po, yung Shell. Nakita nyo po. Ayan. So,
dahan-dahan na kayo dyan kasi malapit na tayo sa San Fernando Highway. So, diretso lang. So, ang difference po ng travel time po dito according to Google Maps, no? Ay, liliko na tayo dito, guys. So, yung diretso nun, pa-diretso na ng Naga. So, eto na tayo. Turn right na tayo dito. So, ang difference po ng time dito ay 10 to 20 minutes according to Google Maps. So, from here, dito sa San Fernando Highway, going to Nabwa, according to Google Maps, 55 minutes lang po ang travel time natin. Kung nakita nyo si intro ko, andun yung Google Maps. So, ito yung bungad po pa lang ng San Fernando Highway. Makikita nyo may mga street lamp, maayos ang kalsada, maluwag, 4 lanes, 2 lanes pa padiretso at 2 lanes pa pasalungat, no? Minsan po, dadaan din tayo dito. Hindi dahil gusto nating makatipid ng oras, no? Minsan, baka gusto nating makaiwas sa mga alaala natin sa Naga City, sa Pili, sa Baaw, ano? Kunyari, gusto nating dumaan dito kasi may personal issues tayo. Madadaanan natin yung mga exes natin, no? Kunyari, si Pau Pajardo. Yung mga Hinebra fans dyan, kilala nyo si, ano, si Pau Pajardo, diba? Ito si Pau Pajardo, ex-girlfriend ni, ano, ni Scottie Thompson. So, si Pau Pajardo ay taga, ano, taga Baaw, no? Ayun, si Scotty nag-propose kay Pau Pajardo ng nag-propose, yun, sa after ng championship, lumudlud pa to si Scotty Thompson. So, nag-propose siya kay ano, Pau. After a few months, mga ilang buwan yun, malaman-laman natin kinasal si Scotty Thompson kay ano kay Jinky Serrano ng Mabalacat, Pampanga. No? Hindi si Pau Pajardo. So, ayun. Sa ngayon, may kanya-kanya na silang buhay. At tayo ay nasa biyahe pa rin. At nagmamarites. No? Chismoso din ako minsan . Ganun minsan pag nasa biyahe, no, guys? Kailan may maraming ibang mga chismis ng kapitbahay mo. Chismis ng kung sino-sino. Lalo na sa kahabaan ng biyahe para yung driver hindi antukin. Kasi pag katabi ka ng driver, ang rule mo is hindi siya mabore. So, daldal ka lang ng daldal. So, ito po yung nasa loob na tayo ng San Fernando Highway. Kung mapapansin nyo dito, kinoconstruct din yung, ini-improve na din yung mga kalsada. And cementado na rin. And hindi na okay na din siyang daanan, hindi na mataltag, wala nang ano, lubak-lubak at maayos naman. Kaya lang ang napapansin ko dito walang ilaw sa gabi. So guys, yun nga ang maisasuggest ko sa inyo. Okay ditong dumaan sa umaga kung mayroong sikat ng araw na magiging liwanag nyo habang nagda-drive kayo pa at tinatahak itong San Fernando Highway. Pero kung sa gabi kayo dadaan dito, sa tingin ko masyadong madilim, no? Alright, okay na yung may ilaw nga tayo sa sakyan natin, pero iba pa rin yung iba pa rin yung pagiging komportable natin kung yung kalsada ay maliwanag, di ba? So, lalo na kung bago lang kayo dito, tatahakin nyo ng first time, baka mataranta kayo kasi walang ilaw, sobrang madilim,
Hindi nyo kabisado yung kalsada. Ito yung visual, ito yung picture o video kung saan ito yung itsura ng San Fernando Highway. So guys, sa umaga, paahon din, may mga inaayos na kalsada. Maayos naman, maayos naman actually yung kanyang road, no? At pakunti-kunti along the way, merong inaayos na kalsada, which is fine with me. Kasi at the end of the day, pag naayos na itong mga kalsada na to, tayo pa rin naman ang makikinabang. Tayong mga motorista pa rin naman ang makikinabang. So tuloy-tuloy lang, ayos naman, walang rough road, dire-diretso lang. Wala masyadong sasakyan nung time na dumaan kami. At ngayong nandito kami, dumadaan kami ngayon, mayroon pang sikat ng araw. So naabutan namin from Manila, naabutan namin na may sikat pa ng araw. So we decided na subukan natin itong San Fernando Highway. From San Fernando going to Nabua. Ayun nga. So, bali guys, habang pag tuwing gumagawa ako ng video, alam nyo po, hindi madaling gumawa ng video. Maraming kailangang requirements. Halimbawa, lalo na dito sa biyahe ko, syempre, alam naman natin ngayon, hindi mura yung gasolina, isa yung mga sa consideration. Yung pag-edit, yung ilang oras na pagkuha ng video. So, hangga't maaari po sana, maraming salamat po sa pag-appreciate nyo ng video na to. Maraming salamat po sa panonood nyo ng video ko. Ayun po na lang ang hinihiling ko. Turn left. Turn right kayo dito. Turn right. Marami akong kinikwente. Turn right. So, yan. Diretso ulit. Tapos, dire-diretso na ulit yan. So, ayun nga guys. Salamat din sa pagbigay ng panahon sa panonood nitong video na to. At sa ngayon po hindi pa po ako monetize. Nag-iipon po ako ng watch hour na hinihiling ni YouTube. So, ang watch hour na nire-require sa akin ay 4,000. So, pag pinapanood nyo po yung video ko, nagkakaroon ako ng watch hour. So, ayun po, andito na po tayo sa parteng paangat ng bundok, paakyat. No? Okay lang naman, paangat tayo kasi simentado pa rin yung mga daan. Dito sa mga parteng to, merong mga bitak-bitak na rin. So, sabi ko nga sa inyo, sa gabi, medyo suggestion ko, huwag nyong dadaanin ito night time kasi hindi ganun kaliwanag. Tapos turn left po tayo dyan. Alright. So wala masyadong street lamp dito, lalo na dito sa taas ng highway na to, bundok na to. At maganda yung kalsada, maganda yung tanawin sa umaga. Ayan, napakaganda ng tanawin. Pero yung ilaw, so wala tayong ilaw. Tapos may mga parte dito na baka may mga bitak-bitak din yung kalsada, which is madaling ma-identify sa umaga kasi maliwanag, pero sa gabi baka hindi natin makita agad-agad. So kung sa umaga tayo dadaan, okay, maganda ang view, napakaganda ng view dito sa taas, which is sabi nga kanina, it is 10 to 20 minutes na pagdaan mo dito ay 10 to 20 minutes na makakatipid ka ng oras. At syempre pag nakatipid ka rin ng oras, nakatipid ka rin ng gas. Okay. Napakaganda po ng view dito. At sa bandang unahan,
matatanaw natin yung view ng bundok ng Mount Iriga. So, magkaiba po yung Mount Iriga sa Mount Isarog, no? Pero although minsan malilito ka kasi parang magkamukha sila. Ayan po, sa bandang unahan makikita nyo yung kagandahan ng Mount Iriga. So maganda rin po yan. Marami po kasing bundok dito sa Bicol, no? Mount Isarog, Mount Asog, which is Mount Iriga, Mount Masaraga, siyempre yung Mount Mayon, so Mount Malinaw, so sa Sorsogon naman yung Mount Bulusan. Maraming bundok dito na napakaganda rin. Siyempre yung pinakamaganda, totoo naman pinakamaganda is yung Mount Mayon na makikita natin sa Albay. So ang ganda po ng view na makikita natin dito sa taas ng San Fernando Highway. Ito ay in-imagine ko, no? Yung Kumaka Highway, ganito itsura niya pag sementado na. So mapapansin nyo dito may mga bitak-bitak pa rin. Ayan. So walang ilaw, di ba? Walang poste. Pero napakaganda kung may araw ko yung dadaan dito. So ayan. Two lanes at tuloy-tuloy lang ito. At enjoy niyo yung view niyo dito habang tinatahak niyo to. Pero ingat po kasi sa mga parting ito ay may mga bitak-bitak nga po sa gilid ng bangin. Ayun. Pero dito makita niyo yung view, no? Yung view ng Mayon. Ayun po. May konting rough road which is okay lang. Wala naman. And then sementado na ulit tuloy-tuloy, no? So, yan sa mga gilid ng bangin, may minsan mayroong ano, mayroong mga basag na kalsada na baka hindi nyo maaninag pagka kayo ay nagbiyahe ng gabi. Kasi nga, madilim. Although may ilaw, hindi pa sapat minsan yung ilaw sa sobrang dilim ng kalsada. Okay, so sa umaga, enjoy lang. Ayan po, diba? O yan, may nakita kayong pagbitak ng kalsada na sa dilim-madilim, hindi nyo mapapansin. Baka, no? Yung mga pagbitak. And tuloy-tuloy lang to. Dire-diretso lang to. Wala naman kung lilikuan masyado. So, nasa Google Maps naman. So, ang ginawa ko sa Google Maps is nung pagdating ko ng San Fernando, sinet ko na San Fernando to Nabwa yung destination ko. So, ayun. Alam naman ni Google Maps kung saan tayo. Iginaguide naman tayo ng tama ni Google. Ayan, may mga pagbitak-bitak, diba? At walang warning. Yun yung mga delikado sa gabi, no? At smooth naman ang biyahe. Tuloy-tuloy lang naman. So, turn right dun sa sabi dun sa Google Maps. Ayan. Ito ay paangat ulit. Yun, nakita niyo yung piyera. Medyo nahihirapan siya. Kasi alam niyo ba, ang laman nung piyera, mga bote ng cook na may laman. So, yeah. Mabigat talaga yun. Mahirapan siyang umahon sa sobrang bigat ng mga laman ng kanyang sakyan. Mga Coca-Cola ba naman na Coca-Cola na bote na may laman na ibibenta niya. Yan. Hirap siya. So, hindi muna kami maka-overtake kasi medyo may mga sign na bawal mag-overtake. Pakurbada, paangat, may mga pagbitak-bitak ng daan. So,
which is short lang naman, maiksi lang naman na hindi naman issue actually yung mga bitak-bitak na daan kasi konting distansya lang naman yung itatakbo at wala na ulit. Smooth na ulit yung daanan. So, ayun po. So, ulitin ko guys, yung nilagpasan natin is Naga City, Pili, Baaw, ayan o, oh, may pagbitak ulit, no? Pagbitak ulit ng daan. So, yun yung mga inaalala ko kung gabi tayo magbabiyahe dito. So, dire-diretso lang. Pag may nakita elementary school, turn right ulit, tuloy-tuloy na ulit. Nasa bundok pa rin tayo, nasa taas pa rin tayo ng bundok, which is okay. Puro tayo view ng mga nature, coconut, trees, coconut plantation. Ayan, tuloy-tuloy lang. Siya nga pala guys, by the way, meron pala akong, just in case hindi nyo alam, meron po akong ginawang mga videos prior to this, bago ito. May ginawa akong video na Bypass Road, Manila to Bicol, Bypass Road, Manila to Bicol 2.0. Ang dinaanan ko naman doon ay Star Tollway. At Manila to Bicol 3.0. Yung dinaanan ko naman, yung after nung Lucena, yung Pagbilao Bypass going to Gumaca Town. So, yun. Kung mapanoorin nyo rin po yun, para yun po ay connected dito sa video na ginawa ko. Yun po yung mga ginawa ko. So, ito po ay Manila to Bicol 4.0. Ito yung andito na tayo sa Cam Norte. Nag-umpisa po tayo ng video na to dito sa Cam Norte. Kasi yung Manila to Bicol 3.0 ko, nagtapos po tayo sa Cam Norte. So, 4.0, nag-start tayo ng video papuntang nag-start tayo sa Cam Norte. So, may isa pa ulit tayong barangay na nadaanan. Ayan, tuloy-tuloy lang po yan. So, favor lang po na kung mapapanood nyo yung mga iba ko pang videos, yung mga music videos ko, pakinggan nyo po ako kumanta, kumakanta rin po ako. Hindi po muna ako kakanta dito, baka kasi pag kumanta ako dito, makapirate itong video na to. Kaya yung sa Manila to Bicol 4.0 ko, 3.0 pala, hindi ko nilagyan ng music kasi kinaka-copyright na siya ni YouTube. So, sayang din yung effort ko sa paggawa ng video. At pag kumanta ako dito, baka yung ma-identify ni YouTube, makapirate. Instead na mag-earn ako dito in the future, hindi na ako... sayang yung kita ko na maibibigay sa akin ni YouTube. Ayan, diretso lang po ulit. Diretso tayo kahit mayroong likuan. Tuloy-tuloy lang po yan. So, sabi ni Google Maps, this is a little bit faster if you take this road kumpara mo kung tayo ay Naga Road yun. So, kung hindi naman, wala naman po tayong business na dadaanan sa Naga, pwede naman to sa basta mayroong sikat ng araw na mag-guide sa atin ng kalsada. So, suggestion ko po, lalo na kung hindi ganun kadinaw yung ano natin mata, wag natin tong daanan sa gabi. No? Lalo na kung hindi tayo taga rito, hindi natin kabisado yung kalsada, pag madilim, yung ilaw na mag-guide lang sa atin, yung ilaw ng sasakyan natin, okay naman kasi may ilaw naman sa sasakyan natin. Pero ulitin ko po, mas maganda pa rin mag-drive kung mayroong ilaw ang kalsada.
So sa gabi, doon na rin po tayo dumaan sa Naga, sa Pili, sa Baaw, dadaanan. Tapos yun, Nabwa, and then after Nabwa, it diretso na ng Albay. So ang unang barangay na madadaanan sa Albay is Matakon, which is part of Pulangi Albay. So may pwede the next video siguro is ano na yung mga diversion road na madadaanan natin sa Albay, and then yung bungad niya ay yung Mount Mayon. So guys, maraming salamat sa panonood nito at panonood ng iba ko pang video. Marami ding salamat sa pag-subscribe nyo. At iyon po ay malaking tulong upang payagan na ako ni YouTube na maging partner niya sa tinatawag na YouTube Partnership Program. Ibig sabihin, lahat ng mga advertisement na papasok sa akin, sa aking video, eh meron na akong share doon. So sa ngayon, kahit may advertisement ako, sa ngayong, in the future, pag nagkaroon ng advertisement yung video ko, magkakaroon na ng kikita na ako. So andito na tayo sa dulo, no? Ito, turn left na tayo guys. Yan ay padiretso na ng padiretso na ng Nabwa. So dire-diretso na yan. Nabwa na yung Nabwa market na yung pupuntahan natin. Yung sa turn left, yung pa right, yun ay papuntang Balatan, papuntang Libon, Albay. So for now, dito tayo didiretso ng Nabwa. So after ng Nabwa, dire-diretso na rin yun papunta ng probinsya ng Albay, kung saan makikita yung Hulkang Mayon. So ayan guys, maraming salamat. Ulitin ko po, paki-subscribe kung nagustuhan niyo yung video ko. Kailangan makabisado niyo yung daanan, ulit-ulitin niyo lang po yung panonood ng aking mga video. Manila to Bicol Bypass Road, Manila to Bicol 2.0, Manila to Bicol 3.0, at ito pong video na to, Manila to Bicol 4.0. So abangan nyo po yung Manila to Bicol 5.0. Kung ano man yon, siguro yung mga diversion road ng Albay, at ang ending nun ay sa Mount Mayon. So dire-diretso na to, at ang ending po nito ulit ay ang Nabwa Market. So sa Nabwa Market po, meron po dyan ako binibiling mga daing tilapia, daing ng tilapia na hindi patuyo, yung freshly marinated na daing ng tilapia na binabad sa suka na may bawang, paminta. Pagkasarap-sarap po. Ayan po, makikita nyo yung background ng Mount Irika, no? Sometimes they call it Mount Asog. I'm always confused po kasi parang magkawangi sila ni Mount Isarog, no? Yung bundok na yan. So, dire-diretso po hanggang sa dulo. Yan. Tuloy-tuloy na po yan. Mga ilang minuto na lang. Makakarating na tayo ng Nabwa Market. So yan, maganda rin view minsan, maganda rin yung bundok na nakikita natin, no? So andito na, pag may nakita na kayo ng simbahan, ayan, turn right, tapos diretso, tuloy-tuloy. Ito na po yung Nabwa. Sa Nabwa. Ang gilid na yan sa left side is simbahan. Tapos, yan. Turn right na tayo.
So dandan, then right, tayo dito sa kalsada. So marami nang sasakyan kasi market nga po, di ba? Ayan. So maraming salamat guys, and thank you. See you sa aking next video. Subscribe and share, like. Maraming salamat sa inyong panahon at panonood ng aking video. For more videos, check my channel. And bye-bye. Thank you so much.